ang inaabangang istorya ng umano'y baby switching na ilang linggo nang tampok sa Kapuso mo, Jessica Soho, may part 4 na. Sa naon ng DNA test, napatunayan ang pagdududa ng isang ina na hindi niya tunay na anak ang sanggol na naiuwi mula sa ospital. Kaya naman ang hinalang nakapalitan na ina, pumayag na rin magpa-DNA test. Ano nga kayang resulta? Alamin natin sa report na ito. Ilang linggo na ring inabangan ang malateleseryeng kwento ng umano'y baby switching sa programang Kapuso mo, Jessica Soho. Matatandaan lumabas na resulta ng DNA test na isinagawa ng KMJS at ng ospital sa pagitan ni April Cifiatas at ng sanggol na napunta sa kanila, negative. Matapos namang magbigay ng pahayag ng isang linggo ang mga magulang ng posibleng nakapalitan ng sanggol na sina Kim Jasper at Margaret Molieno, sumailalim na rin sila sa DNA test. Very anxious and frustrated kasi yung paghihintay po ay sobrang bigat sa kalooban. Ang hirap maghintay pero ganun po talaga ang proseso. We're coping up naman and we still continue to take care for the baby. And syempre, love na love namin si baby. At matapos ang mahigit 2 linggong paghihintay, lumabas na ang resulta ng DNA test ni na Margaret at ng hawak nilang sanggol na magkukumpirma kung mag-ina nga ba sila. We want to hear the results mismo mula sa DNA Solutions. Mr. Lazatin? DNA test na ginawa natin kay Margaret at sa sanggol niyang hawak, ang results po nito ay negative. Probability of maternity is 0%. Ibig sabihin po nito, hindi po kayo ang biological mother ng hawak niyong sanggol. Pasensya ka na, Margaret. At pasensya ka na rin, Kim Jasper. Pero pwede ba namin hingan kayo ng reaksyon dito sa resultang ito? We prayed for strength and guidance to whatever the truth is, kaya namin siyang tanggapin. Next step would be confirming na lang po. And hopefully, no other families involved para mas mapadali at makauwi yung dalawang baby to the respective families. Sad kasi syempre we're hoping na sa amin si baby, but at the same time, I'm feeling hopeful pa rin po na mapunta na sa amin si baby namin and makuha na nila April yung baby nila. If ever magkapalitan man po kami, we'll still continue being parents. Para mapatunayan kung nagkapalitan talaga ang dalawang pamilya ng sanggol, sasailalim muli sila sa isa pang DNA test. Mr. Lazatin, at this point kasi meron ng resulta tayo nung test kay April at saka yung baby na nasa kanya and Margaret at saka yung baby din na nasa kanya. Hindi po ba pwedeng i-cross-reference na lang para hindi na po sana kailangang maghintay? Yun po kasi ang protocol, kailangan magkaroon ng positive match. Pag lumabas yung results ng positive match, yun yung results na susundin natin. Kasi sa ngayon po, negative po ang dumalabas doon sa mga tinest natin. Ang ospital kung saan ipinanganak ang mga sanggol, wala pa rin daw pahayag hanggang ngayon. At